Butianang Kapis at Pampano Diablo. Ito ang mga specialty seafood dish sa isang restaurant dito sa Kapis. Dahil seafood capital nga ang probinsya ng Kapis, syempre ang ating meal ngayon, seafood overload din. Gagawa tayo ngayon ng appetizer, soup, at saka yung main course na lahat, seafood. At ang perfect na magtuturo sa akin, si Sir Anot. Hi, sir. Hello. Nako, si Sir Anot ay isa sa mga may-ari ng isang sikat na restaurant dito sa Kapis. Ang owner ng Anot's Galley Grill and Restaurant na si Arnold, 18 years na cook sa cargo and commercial vessels at tankers sa Europa at Asia bago nagtayo ng sariling restaurant noong 2012. At ang bida sa kanyang 3-course meal na tatak Kapis noon, ang appetizer na baby squid. Ang soup na Butianang Kapis. At para naman sa main course, ang best seller nilang Pampano Diablo. Alam mo, sikat na sikat ngayon ang baby squid. Pero alam niyo ba mga kapuso, dati raw dito sa Kapis, yung baby squid talagang pag nahuhuli siya ng mga mangingisda, yun yung mga patapon na lang nila kasi talagang ang mission nilang kunin yung mas malalaking squid. Sa pagluluto ng baby squid, igisa sa olive oil ang minced garlic. Talagang usually gumagamit ng garlic pagdating sa mga seafood dishes kasi pang ano to eh, pang neutralize ng toxins eh. Itong garlic. Tsaka very healthy siya talaga. I-set aside muna ang toasted garlic na magsisilbing garnish o toppings. Sarap siguro magluto dito sa Kapis kasi puro seafood. Apo. Tapos sariwang-sariwa pa. Apo. Talaga bang nagbabago yung lasa ng isang putahe kapag yung ingredient mo is really fresh? Isang bagay din po yun. Tsaka yung pinaka-importante, gawa nung lumalabas po yung lasa ng seafood mismo. Kapag? Kasi pares ka po. Pagkatapos, mag-gisa naman tayo ng sliced garlic at ihalo dito ang baby squid. Kapag luto na ang baby squid, lalagyan ito ng wok wine, seasoning, siling haba at dahon ng laurel. Para saan yung wine? Yung nakakatulong po, nagtatanggal ng lansa po. Mm. Tsaka ini-enhance niya rin po yung lasa. Natutos ka na po. Pag pumuputok-putok na siya, ibig sabihin nun, natutusta na yung baby squid natin. Kapag tostado na ang pusit, ready to serve na ang appetizer na baby squid. Looks good. Ang bango. Amoy na amoy mo yung garlic. Ang bango. Eto na. Mmm. Sarap. Sarap. In-expect ko na hindi siya malambot. Mm-hmm. Kasi ang tagal natin siyang niluto. Pero malambot pa rin siya. Very tender pa rin siya. Hindi siya makunat at all. Ganito yung gusto kong luto sa mga seafood eh. Yung wala masyado siyang sauce na overpowering. Just garlic, olive oil, tapos ano, seasoning lang. Kaya talagang lumalabas yung sweetness nung squid. Tapos, yung texture ng garlic na toasted, na ang crunchy, tapos toasted yung baby squid. Mmm! Heaven! Sobrang sarap. Ang sarap nito sa kanin. Ang samot-saring seafood sa Kapis pinagsama-sama naman sa iisang soup bowl. Ang mutya ng Kapis. Malalasahan dito sa soup na ito lahat ng iba't ibang bagay na maganda at mayaman sa Kapis. Seafood. Meron tayo ditong tahong, meron tayong scallops, my favorite, tapos meron tayong hipon, squid. Ang una-una ay mag-melt po tayo ng butter. Igisa sa butter ang mga seafood hanggang maluto. Lagyan ng tubig, cream, at carrots. Kapag kumulo na, luto na ang mutya ng Kapis soup. Napakaganda niya nitong mutya ng Kapis kasi tingnan mo, iba-iba siya ng kulay. Oh. Very colorful. So meron siyang hipon, meron siyang tahong, may squid, carrots, bell pepper, at iba't ibang gulay.
mutya ng kapis. Mmm! Very nice. Very creamy. Sa kanila namang banner dish, siguradong mapapalaban ka sa sumisipang anghang ng Pampano Diablo. Para sa dish na ito, iprito muna ang pampano. Budburan ng asin, paminta, kalamansi at harina ang lahat ng parte ng isda bago iprito. At ang pagpiprito sa isdang pampano may partikular na estilo. Ah, so kapag pinrito siya, parang ano, nakabukas na yung dalawa niyang ano, pakpak. Apa. Oh, sana tumayo. So, hindi pwedeng bitawan hanggat hindi pa siya stable. Apa. So, huwag masyado malakas yung apoy para hindi masunog yung harina. Pwede na po siya natin buhusan. Unti-unti. Unti-unti. Apa. Ah, para maluto na rin yung para taas. Para dandahan din pong maluto yung taas. Kasi nakita natin yung lower half ng isda, golden brown na. Okay. Ang tanong, paano natin lulutuin yung kabilang bahagi ng isda nang hindi siya nasisira? Napakamasela ng pagluluto nito. Pero sabi nga nila, kapag pinaghirapan, mas sumasarap. Alright, ready na. Wow! Yeah, ganda! Oh, ganda! Perfect! Ganda niya! Pero hindi pa ito tapos kasi ito pa lang yung pampano. Yung Diablo, eto na, gagawin namin. Sa paggawa naman ng Diablo sauce, higisa sa olive oil ang bawang, chili pepper at bell pepper. Lagyan ng fish cube seasoning, Worcestershire sauce, sesame oil, atswete at paprika. Papaliguan natin yung ating flying fish. Pala. Nako, maanghang to. Yung amoy pa lang po. Oo, naamoy ko na yung maanghang. At saka ang ganda niyan tingnan. Bukod sa may art yung ano, yung pagkakaayos natin dun sa isda. Ang ganda ng kulay nung sauce ng ano, Diablo sauce. And for additional garnishing. Okay na po. All right. Opo. Sarap! Maanghang! Ang masarap sa kanya, nanunuot yung sauce doon sa lahat ng sides ng isda. Crunchy siya outside, pero very tender and very soft yung meat pa rin sa loob. Mmm!